I would restore my beloved and heal my brothers and sisters, that I receive through my hope, through my faith, through my most needless form. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, to heal my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May your grace, O Lord, pray at all times come before us to follow after, and make us always determined to carry out good works. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who is connected with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of Paul to the Romans. I am not ashamed of the gospel. It is power of God leading everyone who believes in it to salvation. The Jew first, then the Greek. For in the gospel is revealed the justice of God, which begins and ends with faith. As the scripture says, the just man shall live by faith. The wrath of God is being revealed from heaven against the irreligious and perverse spirit of men who, in this perversity of theirs, hinder the truth. In fact, whatever can be known about God is clear to them. He himself made it so. Since the creation of the world, invisible realities, God's eternal power and divinity have become visible, recognized through the things he has made. Therefore, these men are inexcusable. They certainly had knowledge of God, yet they did not glorify him as God or give him thanks. They stultified themselves through speculating to no purpose, and their senseless hearts were darkened. They claim to be wise, but turn into fools instead. They exchange the glory of the immortal God for images representing mortal men, birds, beasts, and snakes. In consequence, God delivered them up in their lusts to unclean practices. They engage in the mutual degradation of their bodies. These men who exchange the truth of God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator. Blessed be He forever. Amen. The word of the Lord. They pour out the word today and night and night.
to die of his sons. He entered and reclined at table. Seeing these, the Pharisees were surprised that the unknown first performed the ablutions prescribed before eating. The Lord said to him, "You Pharisees, you cleanse the outside of the cup and dish, but within you are filled with righteousness. Fools, did not he who made the outside make the inside too? But if you give what you have as alms, all will be wiped clean for you." The Gospel of the Lord. Paglilinis. Pinag-uusapan ko dito yung ritual ng paglilinis. Ang mga Pariseo ay may mga ritual ng paglilinis na sa hapag kainan sila. So, bahagi yung nakusap ay inyong i-picture sa inyong kaisipan para pinitindihan nyo po yung ating ibanghelyo sa araw na ito. Sa pagkainan na sila, inimitaan si Jesus ng isang Pariseo na kumain sa kanilang bahay. So, si Jesus ay pumunta sa table. So, kumain na kaagad si Jesus. Kaya mga musiko na yun ay sinabi niya sa ayaw ni San Lucas ay he entered and reclined at table. So, pumasok si Jesus, naupo na sa table at nakain na. So yung bahay na kung saan ay sinasabi ko ng mga Pariseo ng paglilinis na mga pinggan at mga baso at tasa ay nakahari na. Presyon na malinis na yan. So, ibig sabihin, hindi na ito yung paghuhugas na dahil sa tiba dumi. Meron silang ritual. Ritual beyond cleanliness. Well, maaaring siguro na maaaring nakalikaw pa ng konti kaya may kailangan maglinisin pa ulit. No? Pero maliwanag na kung sa akin ko ay nakahain, meron pa siya ng ritual na kung sa akin ay pinamamanin. So, maaaring siguro nyo sa ngayon ay tumisan na pagka kumakain sa akin na ang dama, may table napkin, pupunasan pa ulit yung kutsaka at saka yung pinggan. Maaaring siguro ganun ang ritual. Ang ginawa niya sa tina, kumakain ka pa. Kaya, anong sabi ni Jesus? Na ito ay isang pagkilos na bagaman hindi masama, ay hindi dapat ito yung bigyan ng pansin na napakahalaga. Para pag sinasabi kay Jesus na napakasama yung kanyang ginawa, simply because he did not follow the ritual. Na kung tutuusin naman, ay walang reference doon sa tunay ng pagkain, sa pagkain. Nalinis na yung loob. Nalinis na yung loob. Kaya anong sabi ni Jesus? Mahalagang malinis yung loob kaysa yung sa labas. At binanggit niya pa po rito na nais na ikaw ng mga Hudyo na magkaroon ng paglilinis ay ano? Ang will be white.
ay ang kapag tayo ay tumulong sa kapwa. Kaya bahagi yun ang paglilos na kusa na yun, tayo ay nangyayang kung may kapwa. Na napakaroon po yung elemento na pinatawag na po natin ang pagtulong sa kapwa. Ibinigyan din natin ang pansin ng Linggo. Yung mapapalaw ng pagka sa pagkat nakatagawa nila ng Diyos. Bahagi yung mga pagkilos ng usaan ay higit na makatutugod. Hindi yung sa pagkat sinasabi natin na kapag natulungan ko sa kapwa ay ikaw ay hindi na tutugod-tugod sa ibang pamantayan. Hindi. Pero ang sinasabi ni Jesus ay kapag tumulong ka sa kapwa ay isang magandang paglilis na higit na paalagaan ng mga para sa iyo kaysa sa ritual na hinihingi nila na kinakailangan mo gawin bago ka kumain sa isang habang kainan. Yun yung patuloy na inaalala sa atin. Yung pagtulong sa mga kapatid natin na walang para. Angos, giving, pagbibigos. Pagbibigos ay nakalilinis ng kaluluwa. Dito po nagkaroon yung sinasabi ng mga matatanda. Hindi mo nakukulugan na hindi ka na mag-umpisa. Hindi mo nakukulugan na hindi ka na magpapahayag na yung panampalataya sa Diyos. Ngunit bilang bahagi ng isang pagkilos na ginagawa mo ito, gawa ng iyong pananampalataya sa Diyos. Yun ang ritual na higit natin dapat bigyan ng pansin. Yung ritual ng pagiging bukas pala sa mga higit na nangangailangan sa anumang makakayanan natin at sa anumang pamamaraan na nakikita natin ay huwag namin kalimutan na ito ay maging bahagi ng ating pagkilos. Kaya sabi ko nga, kaya nga po sa kaya na wala pa tayong pinapanagkas ng programang pagpastuhan sa mga lupa ay sama-sama po natin na ipagmasahan ng manalangin. Sa naman magiging bahagi ng pagkilos na pwede natin tugunan ay sa maikling pamamaraan pwede natin na may bahagi sa mga kapatid natin na nakilang sa tumang itong nakita natin ang palagi ng bebenta ng bulaklak ng sampakita binhan natin. So yun na rin ay bahagi, yun na rin yung hindi naman hindi sa akin na kung saan may binibigay mo lang kasi at least may binibili ka. Hindi mo naman sa tinuturuan maging kapat. So, yung mga tao na kung saan ay naghahanap buhay na pwede natin tulungan kaysa bumili tayo ng bulaklak doon sa mayaman, eh doon tayo bumili ng bulaklak sa mahirap. Mas makatulong pa tayo. At maging bahagi ng ating sa loob na ito ay isang pag-ibig sa mga lupa at mga pahihirap. Bagamat patuloy pa rin natin ipakalamin sa programa na pwede natin ipalakas para po sa mga kapatid natin na
mahirap. At ano yung sila, alam nyo, ang programa ko tungkol sa mga kapatid natin, ang sundirati ko tungkol sa mga mahirap. Alam nyo, yung isang nakawa ng programa natin ito, ay kailangan natin ang tao. Ang tao na magbabalangkas ng programa at ang tao na kung saan ay tututo sa programa para sa mga mahirap. Kasi kapag may programa tayo, marami na pwede tumulong. Marami na pwede tumulong. Kahit ako siguro sabihin natin sa pwedeng program natin. Eh, kasi may programa na tayo, pero ang atin mong masigit na mahirap, yung pagluluto, yung pamimili ng pagkain, at kung hindi naman yung pangasakan, ang mga ulas yung pagsimba, ay nagsusupigan na magbigay ng panahon. Kahit isang beses sa loob ng isang linggo, yung pag-inom yung servisyo niya ay servisyo sa mga mahirap ay napakahalaga po niya. Sabi na natin, mas may isa na kung may sumun yung mga magulang, ng mga bata itong matulungan natin. Medyo yun pa yung ulang natin. Yung magkaroon ng panahon na kung saan ay pwede makalapat. Kasi kung minsan dito yung trabaho na yun, ay kung tawagin natin yung mayroong karibisero, kung ibig sabihin na yung kanya-kanyang galing, may mga tao kasi yung magaling sa bagay na yan. Eh yun po yung isa pa sa pangangarap natin. Pero patuloy natin yung tulog sa harapan ng pangangarap. Ipagalaki natin na kung saan ay hindi tayo tumitigil sa panalangin at sa pagtigilan upang makapalagas tayo ng mga programa na masabi natin na tayo ay makatulog sa mga higit na kailangan. At makita ang sinasabi ni Jesus, all will be wiped out kapag ginawa namin mo. Dilinisin ng Diyos ang lahat ng anumang marumi na nasa atin. Gawa lang ang mga bagay ng usasan. Bakit? Sapagat, diyan mo makikita natin kung pagdadalisan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya, makikita po natin, napakaganda ng karanasan ng lalang-lalang ako. Pagkaman kayo may mayroon nahirapan, lalang-lalang ako na nagluluto. Araw-araw, para po dito sa aking mga pinapakain sa piling ko. Isa rin pong pagkulo. Pero sa ako nga, may pa tayo ako eh. Pamamalag pero yun ang masigit natin ko ang ilang mga yan. We need people. Na kung saan ay may ganitong uli ng puso na maging bahagi ng ating ritual na tumulong sa ating na ating mga kailangan doon sa mga tao pwede natin matutulungan. Higit pa yun. Kasi yung pagkakala ng mga hudyo, kapag dinilis mo yung pinagkainan, malilinis ka rin. Yun yung kanilang ginagamahal, kaya nila ginagawa yun. Not because of hygiene reason. Not because of community relation. But because it has its religious significance. Nililinis ako ng Diyos kung ito ay nililinis ko rin. Ang sinasabi ni Jesus, tumulong ka sa kapwa, dilinisin ka ng Diyos.
Accept, O Lord, the prayers of your faithful for the salvation of others, that through these acts of devotedness may be passed for the glory of heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And in your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. It is given to us the Lord our God. It is right and just. It is to the right and just and good in our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, all the for judge us through your beloved Son who created the human race, and so also through him with great goodness to form it anew. And so it is right that all your creatures serve you, all the redeemed praise you, and all your saints with one heart bless you. Therefore we do extol you with all the angels, as in joyful celebration we
the mystery of faith. Oh.
Please hold me in for prayer to Saint Martin. Saint Martin de Porres, you always had sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and now ask for you, with great confidence in your goodness and power. The favor you receive from God encourages now to ask your intercession. We ask you most humbly to grant us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and make the divine position to give us health of soul and body. We entreat your majesty, most humble Lord, that as you bid us to the nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you may, as heirs of this divine angel, who lives and reigns forever and ever. Amen. Sabernes po kayo, may karyan, harangan kay Maria. Nagsusunod naman sa Sabado. Sa Bekalya na naharap kay Maria ay Biyernes po yun, ay wala tayong isa dito. It's coming 16, it's coming Friday. Wala tayong isa kasi lahat ay inaanyaan na buwan yung isa. 6 o'clock ng maga. Sorry, 6 o'clock ng gabi. Ilang habahagi yung mga kumusta. And then, pagkatapos na ngayon, harana sa mga nangyayang bali. So, yun po ay this coming Friday lamang. So, pakisabi nila sa mga nangyayaw ko sa kaya. So, may gawain po.